Alam naman natin na ang manika ay ang pangkaraniwang laruan ng mga bata. Minsan nga din ito ay ang itinuturing nilang kaibigan. Ngunit ang manika din ay ang palaging dahilan o laman ng mga katatakutang kwento. At maging sa mga pelikula ay ginagamit ito para sa katatakutan. Nariyan ang sikat na movie tulad na lang ng Annabelle, Chucky, at ang kwento din ng isang manika na si Robert the Doll. Ngunit ang kwento sa videong ito, mga kaibigan, ay kakaiba sapagkat ang manikang ating pag-uusapan ay tila humahaba raw ang mga buhok nito. Halina't ating pag-usapan ang kwento ng manikang si Okiko. At bago iyan, ay kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito, ay hinahanayaan na kitang mag-subscribe at i-click ang bell button upang tiyak na pag ako ay may bagong upload na video ay agad kang manonotify. Salamat po at umpisahan na natin. Bagamat ilang dekada na ang nakaraan mula nung sumikat ang kwento ng manikang si Okiko, ay hanggang sa ngayon ay kilalang kilala pa rin ito. Ang manikang si Okiko ay isang Japanese doll na nakadisplay at matatagpuan sa isang templo sa lugar ng Hokkaido. Naging sikat ang kwento ng manikang ito noon at magpahanggang sa ngayon. At sinasabi nila na ang misteryosong manika na ito ay tila sinapian raw ng isang espiritu ng batang babae. Nagsimula ang kanyang kwento noong taong 1918 nang ang isang 17 gulang na binata na nagngangalang si Ikachi Suzuki ay napasyal sa lugar ng Sapporo para sa maritime exhibition. Siya ay napatingin sa isang tindahan ng mga manika at dito ay nabili niya ang isang manika na nakasuot ng traditional na kimono sa Japan. Ang haba ng buhok ng manikang ito ay may habang hanggang balikat lamang at ang gupit ay ang traditional na ukapa hairstyle. Ginamit ni Ikachi ang kanyang natitirang pera para mabili ito at para maibigay niya ang manikang ito sa kanyang nakababatang kapatid na may 2 taong gulang na si Okiko. Nang matanggap ni Okiko ang manika ay sobrang saya nito. Simula noon ay ito na ang kanyang palaging nilalaro at magpahanggang sa pagtulog ay ito ang kanyang katabi. Ngunit sa kasamaang palad sa sumunod na taon ay sa hindi inaasahang pangyayari, ang batang si Okiko ay tinamaan ng nakakahawang sakit. At noong taong 1919 ay tuluyan na nga siyang namaalam at siya ay namatay sa sakit na yellow fever. At siya ay nasa 3 gulang pa lamang noon. Labis ang pagkaulila ng pamilyang iniwan ni Okiko. At doon ay bilang alaala nila sa batang si Okiko ay napag-isipan ng pamilya na ang palaging kasakasama at nilalarong manika ni Okiko ay ilagay na lang sa isang altar sa kanilang bahay. Upang sa ganun ay palagi nilang maalala si Okiko at palagi din nilang inaalayan ng dasal ang manikang ito. Hanggang sa mga sumunod na araw ay may kakaibang napansin na sa manika ang mga miyembro ng pamilya na tila ang buhok raw ng manika ay humahaba. Sa kanilang pagtanda, ang buhok ng manikang laruan ni Okiko ay nahihintulad lamang sa ukapa hairstyle at ito'y maikli lamang. Ngunit sa kanilang nakikita ay nasa abot hanggang baywang na ang buhok nito. Ngunit naisip na lamang ng pamilya na baka ito ay isang senyales lamang ng espiritu ng kanilang yumaong bunso. Dumaan ang maraming taon at sa taon na 1938 ay napagpasyaan ng pamilya ni Okiko na lumipat ng tirahan at tumungo sa lugar ng Sakhalin Island sa Russia. At doon ay bago sila umalis na pagdesisyonan nilang ilagay na lang ang manika sa pangangalaga ng mga monghe sa Manenji Temple upang doon ay manatili pa rin ang manikang ito sa lugar ng Hokkaido. Napagdesisyonan din ng pamilya ni Okiko na ang ipapangalan nila sa manikang ito ay Okiko upang alaala na rin ng pamilya sa kanilang yumaong bunso na si Okiko.
nang tumagal. Mula noong ibinigay ng pamilya ang manika, tandang-tanda nila na ang manikang si Okiko ay may buhok na okapa hairstyle lamang. Ngunit doon ay napansin ng mga tagapangalaga sa templo na monghe na itong manikang si Okiko ay unti-unti nang humahaba ang mga buhok. At ayon din sa mga monghe, madalas raw nila itong ginugupitan ng buhok. Kahit doon nga ay ito na ang dahilan kung bakit sumisikat ang manikang ito sa templo ng Manenji. At nagsimulang dumami ang mga pumupunta dito. Ang ilan nga sa mga pumupunta dito ay ang mga eksperto na dito nga ay sinubukan ng mga ito na magsagawa ng pagsusuri mula sa buhok ng manikang si Okiko. At ayon sa kanila, ang buhok raw ng manikang ito ay gawa raw sa mismong tunay na buhok ng bata. At ayon din sa ilang mga pumupunta dito, ay sinasabi din nila na pagtitignang mabuti ng malapitan sa bandang bibig ang manika, ay dito meron daw tila maliliit na ngipin nito. Bagamat ang manika ay sinasabi nilang sinaniban ng espiritu ng isang bata, ay wala namang nababalita na kung anong may pagkabayolente na pagpaparamdam nito. Kaya't sinasabi nilang ang espiritu raw na sumanib dito ay isang mabait lamang na espiritu. At pinaniniwalaan nga nila na ang batang ito ay ang dating nagmamay-ari sa manikang ito na si Okiko. Mga kaibigan, natunghayan na naman natin ang isang kwento ng isang misteryosong manika. Hindi man siya ang isang manika na tulad ng iba na may pagkabayolente kung magparamdam, sapagkat siya lamang naman ay nagpapakita lamang ng isang senyales ng misteryoso mula sa paghaba ng kanyang mga buhok. Ano ang iyong masasabi sa kanyang kwento, mga kaibigan? Ito ba ay dapat katakutan o dapat bang kamangahan? I-comment mo lang ang iyong masasabi sa comment section upang sa ganun ay malaman naman namin ang iyong masasabi. At hanggang dito na lang, mga kaibigan. Maraming salamat sa suporta at panunood nyo. Hanggang sa muli, ako'y nagpapaalam. See you in my next video.